Kailangan, kung mag-file ka ng kaso estapa, kailangan i-establish mo na yung pagsisinungaling or pagpapakita ng any misrepresentation, it must be done prior to the damage. Ngayon, Kuya Mark, paano po ba nakukumit ang estafa? So yung estafa, daming related yan. Kasi ang first question yan, may nakukulong ba sa utang? May nakukulong ba sa pagsisinungaling? Mga ganun mga issue dyan eh. Kasi under our constitution, walang makukulong sa utang. So good news yan sa mga palautang. Kasi walang nakukulong sa utang. Makukulong ka lang sa estafa, makukulong ka lang kung mag-issue ka ng cheque, then yung cheque na yan, tumalbog. But pure utang lang, civil liability lang yan, walang nakukulong sa utang. But let's discuss about estafa. Ano ba yung estafa? Estafa kasi, first instance or incident, paano magawa ang estafa? There, yung tinatawag na abuse of confidence. Or inaabuso mo yung pagtitiwala ng tao sa'yo. Or unfaithfulness. Or pagtataksil. And second, yung tinatawag na deceit or false pretense. So nagsisinungaling ka, but hindi lang pagsisinungaling. Kailangan, yung pagsisinungaling, kailangan it caused damage to the offended party. It means, yung deceit or unfaithfulness, kailangan magawa yan prior or simultaneous to the damage. Hindi pwede yung pagsisinungaling after the damage. Kailangan, before the damage caused to the offended party, may ginagawa kang pagsisinungaling. And because of that pagsisinungaling, yun ang cause of the damage. So ibig sabihin, hindi pwede ang pagsisinungaling after the damage. Kailangan, kung mag-file ka ng kaso estafa, kailangan i-establish mo na yung pagsisinungaling or pagpapakita ng any misrepresentation, it must be done prior to the damage, not after the damage. So yun ang requirement. So kailangan mo nang lokohin bago makautang. Kailangan mo naman loko bago ang damyos, bago ang damage. Hindi pwede damage muna bago ang panuloko. May iba dyan na umutang, pagkatapos sa umutang, nagsisinungaling. Iba yan, hindi estafa yan. For example, umutang ka. After utang, after mga isang taon, binalikan mo yung inutangan mo, pwede ba next year naman, tapos ito yung gagawin, may mga promises pa na mga interest, mga ganon. Gawin lang natin investment yung utang ko sa'yo. So hindi yan matatawag ni estafa. Kasi ang estafa, it must, the deceit or the false pretense or yung pagsisinungaling must be done simultaneous or prior to the damage, not after the damage. Yun.